Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa ating mga panauhin, sa aking kapwa mga empleyado, aming mga department heads, mga miyembro ng sangguniang panglungsod, sa ating butihing Vice Alcalde Dr. Hani Lacuna at sa ating Alcalde Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Ngayong umaga, ika-20 ng Enero, ay naatasang manguna ang tanggapan ng ating City Administrator Felix Berto Espiritu sa pagtataas ng watawat ng Pilipinas. At bilang panimula, tayo po ay mananalangin sa pangunguna ni Binibining Alma Galvez, kasunod ang pag-awit ng lupang hinirang sa pangunguna ng Manila City Band and Choral, ang pananumpa ng watawat ng Pilipinas, sa watawat ng Pilipinas na pangungunahan ni Ginoong Bongtostor at ang Pilipinas kong mahal sa pangunguna muli ng Manila City Band and Choral. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo, Panginoon, Diyos amang pinakamakapangyarihan at may likha ng lahat, kami po ay mahina at makasalanan. Sa kabila ng aming mga kasalanan at kahinaan, patuloy ang pagdaloy ng inyong walang hanggang biyaya, awa at kapatawaran. Dalangin po namin na patuloy niyong gabayan at biyayaan ang aming pinakamamahal na lungsod ng Maynila. Nawa ang mga programa, polisiya at pagbabagong isinusulong ng aming pinuno sa pangunguna ng aming pinakamamahal na Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso at Vice Mayor Hani Lacuna Pangan, sampo ng mga opisyal at kasapi ng sangguniang panglungsod, ay lalo pang tumibay at yumabong para na rin sa kabutihan ng mga mamamayan, lalo na ng mga mahihirap. Dalangin din po namin na patuloy niyo silang gabayan at bigyan ng tibay ng loob, lalo na sa pagharap ng mga pagsubok at suliranin. Naway pagkalooban niyo rin sila ng maayos na kalusugan at gawing ligtas at maayos na lagay ang mga pamilya sa kabila ng pagiging abala sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin. Patuloy din naming dalangin ang katapatan at kooperasyon ng mga department heads at matapat at maayos na pagsunod at busilak na pusong maglingkod sa mga kawani ng pamahalaang lungsod. Pinagdadasal din po namin ang mga kapatid naming nasalanta ng pagsabog ng Bulkang Taal sa salawigan ng Batangas. Ang mga katugunan ng aming dalanging ito ay aming inangkin ngayon pa lamang dahil lahat ng ito ay naaayon sa inyong kalooban. Kaya naman, buong ingat po naming ibinabalik ang lahat sa pamamagitan ng walang hanggang pasasalamat, kapurihan at kaluwalhatian sa inyong makapangyarihang pangalan. Amen. Itaas po natin ang ating kanang kamay sa ayos ng panunumpa, panunumpa sa watawat. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisan na may dangal, katarungan at kalayaan at pinakikilos ng sambayanang makadiyos
makakaligasan, makatao at makabansa. Is no stranger to public service. He served as councilor representing the 5th District of Manila from 1992 to 1998. Our speaker is well known for his organizational ability. Not only is he a born leader, he likewise possesses a charitable heart. It is for this reason that he is presently a director of the Philippine Red Cross Manila chapter, which he serves as auditor. Thus, ladies and gentlemen, requires probity and competence of the highest degree and willingness to sacrifice much of his time to be able to serve the disadvantages and the indigent. This shows the administrative acumen with the heart of our distinguished guests. Without further ado, ladies and gentlemen, our speaker for this morning, our City Administrator, Honorable Felix Berto D. Espiritu. Sa ating buting alkalde, Francisco Isko Moreno Dumagoso, ang ating kauna-unang babaeng nahalal na vice-alkalde, Dr. Hani Lacuna Pangan, kasama ang kanyang makisig na esposo, si Dr. Fox Pangan. Ang ating mga ginagalang na mga miyembro ng Hunta Municipal, ang ating mga konsehal, ang iba't ibang department heads, mga kapwa ko manggagawa sa ating pamahalaan, isa pong magandang umaga ang aking pagbati sa inyong lahat. Una, ang aking pasasalamat sa inyong lahat sa patuloy na suporta at paglilingkod na ibinibigay ninyo sa ating pamahalaan na tulong sa ating alkalde upang maging magaan ang kanyang pagtataguyod sa pamahalaan ng Maynila. Alam po ninyo, naging ugali ko na magbasa ng pahayagan sa umaga, 2-3 periodiko, concentrating on the editorials, opinion makers, and columnists. Halos araw-araw, nagiging paksa ng mga editorials, opinion makers, columnists, ang lahat ng mga nangyayari sa lungsod ng Maynila. Ang mga magagandang pagbabago na nangyayari sa lungsod ng Maynila. Naging paboritong topic ang lungsod ng Maynila. Lahat ang pinag-uusapan ang lungsod ng Maynila. Hindi po lamang sa Maynila, kundi sa lahat ng sulok ng ating bayan, maging sa ibang bansa. Kung minsan nagiging problema ko po yung mga balikbayan na nagdaratingan, ang lahat gusto makadaupang palad o makapagpakuha man lamang ng larawan sa ating alkalde. In so short a time, in a matter of 6 months, Manila is back to the map of the country. Madaling
na ilagay ng ating alkalde ang lungsod ng Maynila sa dating dapat niyang kalagyan na ibalik ang dignidad at honor ng lungsod ng Maynila. Kaya ako po ay nakikiusap sa ating lahat, patuloy nating suportahan ang pamahalang ito, patuloy nating suportahan ang ating alkalde upang na sa gayon tuloy-tuloy na madala niya ang lungsod ng Maynila sa tugatog ng tagumpay. Hindi na po ako magpapakahaba. Tanghali na, ibibigay ko po sa inyo isa pong malaking karangalan para sa akin ang ibigay sa inyo ang dakilang alkalde ng lungsod ng Maynila, the Honorable Francisco Isko Moreno Dumagoso. Maraming salamat with your kind words, City Administrator. Ala po, nag-uumpisa pa lang po tayo. Malayo pa. Many opportunity lost, but may awa ang Diyos. We'll try to catch up with the lost time. No? But anyway, sa ating pong Vice Mayor Hanil Lacuna, at mga konsehal, magandang umaga sa inyo. Sa ating mga department heads, mga bisita, mga kapwa ko manggagawa sa buong Maynila, sa pamalang lungsod ng Maynila. Good morning! Morning. Hi! Hello! Ote, alam nyo, napakarami nating bisita ngayong araw na ito, and we're so honored to be visited by leaders of the respective local government units all over the country. The other day, we had a morning meeting with two governors, one from Bohol and one from Benguet. Talaga pong sila rin naman ay may kinalaman sa Maynila. Totoong nasa malayong lugar sila, pero meron ho silang mga interes at lalo na yung kanilang mga nasasakupan sa kanilang bayan. Talaga pong Maynila ay mahalaga. At napaka-importante na tayo na mga tagapaglingkod ng syudad ay talagang we really have to do a lot of catching up sa ating mga nawalang pagkakataw. But be that as it may, I would like to recognize the presence of our honorable visitors. And thank you very much to the City Administrator's Office for hosting the today's flag ceremony. Today, we have Mr. Joey Binancio, publisher of Police Files Tonight, and members of the MACRA. Welcome back to City Hall. Yung MACRA, sila po yung isa ring grupo ng mga manunulat or journalist na naging squatter. Kasi nasipa po sila sa City Hall. But with the effort of our city engineering, sila po ngayon ay may office na ulit after 6 years sa Manila City Hall. Namumuti na po si Pat. Ang tinitira mo, Pat? Pa-share naman. At nandito po ang ating mayor ng Municipality of Alcantara, Romlon, Dr. Risa Galicia. Hi, ma'am. Magandang umaga po. Tayo po ay pinalad. Talaga po nga, pakaswerte po natin. Isang matagumpay din na syudad, Dagupan City. Mayor Brian Lim, nandito rin po. Mga Pangasinense, andito ating mga kusyal. May kasama rin po siya, Dagupan City Councilor Cisco Flores, former Councilor Red F. Mia, at Councilor Michael Fernandez. At siyempre, ang pinaka... naalala ninyo yung Spice Boys, no? Noong araw.
Ating pong dating, ang dami po nito. Sa murang edad, no? Siya po nag-upisa, kunsihal. Kunsihal po ng Quezon City. O kaya kayong mga kunsihal, talagang kailangan mag-igil lang kayo. O, tabirin ninyo, naging kunsihal. O, tapos naging congressman. Tapos naging sekretaryo ng mga iba't ibang opisina o kagawaran ng ating bansa. Ang ating pong kasalukuyang congressman Mike Dependor. Siya po ay tutulong sa siyudad ng Maynila ngayon. Mamaya, meron silang bobota tulong sa siyudad ng Maynila. Palakpakan natin, Congressman Mike Dependor. Maraming salamat. At may bago tayo ngayon. Okay, Toits, sa ating mga PWDs. Ayan, part na sila ng flag ceremony. Kasi may nagre-request ng mga nanonood sa atin na yung ating mga PWDs. At kahit pa paano, maunawaan nila at maging bahagi sila ng usapin tuwing umaga ng flag ceremony ng Lunes dito sa lungsod ng Maynila. Palakpakan natin yung ating mga PWDs. Thank you. Maraming salamat sa inyo. At gusto ko rin pong batiin yung ating mga Pilipino na immigrants. Kanina, si Kusial Ang. Halika, Kusial Ang. Marami doon na si Secretary Ang. Marami doon kanina yung ating mga immigrants. Nandiyan dyan kanina. Welcome mo yung mga immigrants na dumaan dito at ilan sa kanila ay sina visitors from Vancouver, Canada. Odette Lacuna, Binegas, first cousin of former Vice Mayor Danny Lacuna, Dairin and Jenny Aguas, Gina Malinao from California, Mike and Myla, Malia Achesa, Boying Fernando and alumni of PLM Batch 74. Ibig ko sabihin ng Batch 74 kayo graduate. Tama ho? O, kapanganganak ko lang nun. Ganun na ho kayo. Katanda. Representative of PWD's first batch to work with our food partner social amelioration program. Opo. Tuloy-tuloy po ha. Yung ating trabaho para sa senior citizen at sa ating mga PWD's. No? At hindi po titigil yan. Kay Mr. Steve Guerrero, Delegation Head, Competing Seniors Team in Guam. Maraming salamat. From Daly City, California. Alam niyo yung Daly City, sa Mayanoo yan. San Francisco area, Bay Area. Malalaman ninyo, ito trivia, sino nakapunta na sa Estados Unidos? Sinong gustong pumunta sa Estados Unidos? Ingat kayo ha. Okay, alam niyo yung Daly City? Malalaman mo kapag nasa Daly City ka na. Mag-aantabay ka lang ng mga alas 5:30 ng hapon. Magiging maulap ang Daly City. Kasi nagsasaing po sila. It only proves na lahat po yun, puro Pilipino halos ang nasa Daly City. So sa mga taga Daly City, maraming salamat sa tulong ninyo. Nalise, Rubino, Elizabeth, Reyes. Maraming salamat at sampu ng inyong mga kasama. Okay? At nais ko rin bati National Dental Month from Philippine Dental Association. Dr. Stephen Almonte, Cheryl Del Rosario, Ray Agcanas, Karen Baybay, Karen Almonte, Olivia Manalo, Alicia Camacho. At Softball Men National Team, Silver Medalist from SEA Games. Nandiyan ba sila? Ayun, congratulations ha sa mga taga-softball, mga Batang Maynila yan. Jerome Riparit, Gino Riparit, John Norwen Lucas. Ayan, mga Batang Maynila. And mga tumulong sa Philippine General Hospital, cancer patient. Estrella Guerrero, Ethel Guerrero, Sonia Sumera, and Paranaque Workers Affairs Office. Welcome po to Manila. Kababayan from Los Angeles, Cherry
Cheryl Ann Tan and Joel Tan. Okay? Now, mga kababayan, ete, bago natin na tawagin yung ating mga bisitang mayor at mga kusyal, meron lang akong, ako po'y nagkaroon ng pagkakataon. Sabi ko naman na pagka may chance talagang what is due for you will be given to you. Ang good news, mga naalala nyo yung tayo, yung mga regular na empleyado, di ba saya ng bagong taon natin sa Christmas, kahit papaano, meron tayong napagharimunan. Alam nyo, sabi ko sa inyo, sa totoo lang, nababagabag ako dahil kahit gusto kong botan, hindi talaga uubre. Dahil baka mahuyo ako Yung ating mga job orders. No? Yung mga J.O. Oh. Awawa naman. Oh. Mamaya, magpasalamat kayo kay President Duterte. Okay, bakit? Administrative Order Number 20. If I'm not mistaken. Tama ba, Jazz? No? Administrative Order. Kasi nung nabasa ko agad, tinawagan ko agad si Jazz. Sabi ko, Jazz, may mabibigay na tayo sa mga J.O. Oh, kahit pa paano. Ito, may pinirmahan si Pangulo. Oh, kung saan, kahit pa paano, may matatanggap na financial assistance ang ating mga J.O. Oh. So, dahil sa administrative order ni Pangulong Duterte. Jazz, laman na this. Huh? Isa po yun sa magandang... kahit konti, magandang balita. Sabi ko nga sa inyo, basta legal, nalagay sa ayos at tama, huwag kayong mag-alala, mga empleyado. We'll catch up with it. We will do our best to give what is due for you or to you. No? Ngayon, marami tayong mga resources. Unti-unti na nating nadidiskubre, no? na marami tayong laman ng baul. At unti-unti na rin tayo nagbubukas ng baul at may natatagpuan tayong maaaring pwedeng mapakinabangan ng ating mga empleyado. But I heard the story of one employee who'd been working with us for 33 years as janitor. Started working since 1987. Asambasiya, no? Melchor Duca. Andiyan ba? Alka Melchor. Ito si Melchor. Wala pa siyang idea. Patagal ka na. Okay. Asan ay cellphone? Yung binigay ng vlogger. May vlogger na nag-donate, na nagparapol. Yung nanalo doon sa vlogger, i-donate kay Tech Ram. No? Asan yung cellphone wing? Yung J10. Sabi sa'yo ni J-Ram. Si Vice Mayor na lang. Halika. Dito ka, ate. Sumama ka. Halika. Ito, regalo sa'yo ng isang vlogger na nanalo. Meron ka ng cellphone. Malamang ito, mapuyat din ito. Nakapanood sa Facebook. Teka lang. Todits ka muna sa wakali. Steady ka lang dyan. Steady pulso ka. Dahil sa... someday, somehow I wish. Andres. Si Andres. Ako si Dennis Lacuna. City Treasurer, we're trying really hard for whatever, si GSO, si Telma, alam nila yan, naghahanap kami ng mga lupain. Meron para sa mahirap, meron para sa empleyado. We really, now I wish that God will continue to guide us, no? May awa Diyos. Alam mo, sabi ko sa inyo,
marami kaming idea, hindi kami mauubusan ng idea. Pera lang talaga, hala lang talaga chape. Kung may chape lang talaga, posa na lahat yan. No? But may awa ang Diyos. And today, yeah, he's been working with us for 33 years. Nangungupahan ka pa rin? Na-relocation ka? Di araw-araw, biyahe ka? Dito ka natutulog sa City Hall. Ganda ng bahay mo. Congressman mo eh. Mayor Lim. Kaya, naka-aircon ka ba? Oh, di bali. Halika. O, kunin mo yung isang unit doon sa New Mansion. May susi ka na. Pag hindi mo pa nabuksan yung unit na yun, sa laki ng susi na yun. Hindi, thank you. Thank you sa iyo. Thank you for your service. Sige. Balita mo na sa pamilya mo. Isa lang, ha? Isang pamilya lang. Palakpakan natin siya for his 33 years in service. Diyan ito. Yeah? May awa ang Diyos. Hey, galaw-galaw. Baka maestro. We'll do our best. Sabi nga, di ba, ni magsaysay, ni President magsaysay, those who have less in life must have more in love. Ewa Diyos. Sige lang. O, siyempre, yung patuloy na pabahay na para sa mga guro, ngayon po, meron tayo si Alex Mateo, Teacher Alex Mateo and Asian Ann Garcia ng Jose Abad Santos High School. Oh, ayan. O, lipat na rin kayo. O, congrats ha. Ayan may bayad. Kaya mga guru natin, beneficiaryo ng pabahay ng city. Ang gusto ko talaga rin, yung maririnig namin, ako empleyado ng Maynila. Meron kaming condominium na bigay ng City of Manila. Yun, sana someday, yun ang marinig natin. But we'll do our best. So sa ating mga teacher, mag-ayos lang kayo. Tapos tanggalin mo na yung sticker sa likod ng cellphone mo. Medyo masama yung dating. Napansin ko na matulis sa laya. Masid-masid pag may time. But anyway, good morning! Today is another week for us. I hope we continue to pray at the very least that we can offer for our fellow Filipinos who are suffering in Batangas. Maybe portion of Cavite and portion of Laguna. And I hope in our own little way, just so you know, to the people of Manila is being helping the province. It is not me, it is not the Vice Mayor and the Council. We, as Manileños, we're trying to extend assistance to our fellow citizen in that area, no? At sana nga makarecover na sila. Mahirap po 'yon. Huwag na kayong lumayo. Tingnan niyo yung aligabok dito sa plaza. Halos sa pina-flashing na yan araw-araw. Meron pa yan sa puno, more so with them. So they are really in danger. So the least thing that we can do is be there and extend assistance. Palakpakan natin natin mga medical team, no? Mga direktor, mga volunteers natin, doktor, nurse na pinadala ron. Palakpakan natin si Director Arnel Angeles. Asan na siya? Sampu na kanyang mga kasama. No? Ayan, si Director Angeles. Namumula pa mata mo, pare. Mukhang panay alikabok ang tinira ni Director Angeles doon. Iwasan mo yung bato, masama yan.
masama sa matay ang bato, di ba? Buhangin yan. But anyway, we are very grateful to MDRRMO, you know, na mag-isip kagad na tumulong. Sampo ng mga taga-MDRRMO, palakpakan po natin sila. Palakpakan natin ang Bureau of Fire. Palakpakan natin ang mga fire volunteers sa Maynila. O yan po, sila po ang mga kasama natin na tumulong. Sabi nga, let your light shine for the greater glory of God. Be man for others. Ipagpasalamat na lang natin, totoo tayo may kinakaharap ng mga suliran sa kani-kaniyan natin buhay, bagamat magkaganon ay ito pa rin tayo, kakarawas kahit pa paano, medyo panatag. No? Sila talaga doon ay nangangailangan ng tulong. At maraming salamat sa Konseho ng Maynila for immediate action in extending assistance to our people of Batangas. Today, baka meron silang good news. May awan Diyos. Hindi ko alam kung matutuloy. Pero alam naman to, pang-artistahin to. Baka may kalagyan na naman sila mamaya. Basta pagtulong. Ang pagtulong, wala namang jurisdiction. Walang guhit. No? Walang linya. It's a generally acceptable principle. Walang boundaries. So again and again, sa inyong mga kasamahan ko, pabatiin ko lang ha, sayang naman, nandito na sila. Let's hear from them, no? Sa ating pong minamahal na ating mga bisita na nandito, pabatiin lang natin sila kahit pa paano. They went all the way from their respective areas. Let me recognize first, ladies first. Doctora Risa Galicia, of Mayor of Municipality of Alcantara, Romblon. May dala po siyang mga marmol. Thank you, Mayor. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kay Mayor Isko, kay Vice Mayor Hani, sa mga city councilors, sa mga kapwa ko public servants, at syempre po sa aking kasama, kay Kuya Joey, isang karangalan po na kayo ay makasama ko po sa inyong flag raising ceremony. Na-miss ko man ang sa aming bayan, pero naniniwala po akong bukod po dito ay marami pa po. Sabi nga ni Mayor Isko, mas marami hindi nauubusan ng ideas. At ito po ay parte ng aking programa sa aming munisipyo, Responsive Governance. So paano ko ito gagawa? I have to broaden, no? May knowledge, may kailangang marami din akong matututunan pa. Hindi lilimitahan. So sa muli po, maraming salamat po, Mayor. Sa ating pong minamahal na Congressman Mike Defensor, please, may tulong ko. Mayor Isko, Vice Mayor Hani, sa lahat po ng mga kasama natin sa konseho, mga department heads, mga kaibigan po dito, si Boss Cesar, Boss Manalet. Actually ho, nandito ho ako sa kadahilanan nung pinag-usapan yung meron ho kaming van. Hindi ho to pondo ng gobyerno. Yung aking pong party list, anak kalusugan, nakita si Mayor, yung inyong dialysis patients na hinahatid, sinusundo para magkaroon sila ng dialysis. So yung mga kasamahan ko, sabi, gusto namin mag-donate ng van. Sabi ko, sa kayo mag-donate? Sa Maynila, kay Mayor Isko, dahil sa kanyang programang pangkalusugan. At gusto ko lang po sabihin, Mayor, napakaswerte ng Maynila, sa harapan niyo ho ngayon ay Mayor ng Maynila, pero darating ang panahon, isa po to sa magiging magiting na leader, hindi lang ng Maynila, kundi ng buong bansa. Magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you, party list anak kalusugan. O, diswerte nung bagong dialysis center sa ospital ng Maynila. Hatig sundot na kayo. Doon sa padadala natin sa ospital ng Maynila kasi yung gut, ano na siya, meron na siyang just so you know, yung gato, yung mga pasyente natin sa dialysis. And they require ko talaga, kasi
sila yung yung may mga sakit, yan yung mga nabibiktima ng cutting trip. Kaya ako gigil na gigil sa cutting trip. Kasi you will never know kung sino may sakit sa jeep. O galing pa sa ospital, tapos matotodas lang na to longest na driver. Biri mo ang biyahe mo, etnib. Yeah, ang bayad mo, etnib, ang biyahe mo, posam. Yeah. Sarap ko to saan, eh, no? O, hindi kasi nila na-realize na yung ibang pasero nila galing pa sa treatment. That's why si Dr. Martin were tasked about 6 months ago. Manapan niyo ako ng sakyan. Hihatid sundo ninyo yung nagda-dialysis. That's why good news today. Because we open up another dialysis center in Hospital ng Maynila. Then the band donated by Anak Kalusugan through Congressman Mike Defensor o magagamit ng mga taga-lungsod ng Maynila. Thank you po. O, bago yung ating panauwing pandangal ngayon, ay gusto ko rin pabatiin yung presidente ng MACRA. O, Ichi, kabayan, naliga rito, magsalita ka. Daisy Alam to, Ichi. Maliga. Because nandito lahat yung MACRA, eh. Matagal na wala to sa Maynila. Eh. I mean, sa CTTO. I'm not expecting this. Anyway, I just would like to again thank all the people who helped in the restoration of the MACRA office. Probably a lot of you know na 6 years kaming naging, tama yung term niya, naging squatter. Dahil sinipa po kami paalis ng City Hall. It was restored Friday, it was inaugurated Friday through the help of Mayor Isko and Vice Mayor Hani, Engineer Andres, DPS Chief Kenneth Amorao, and of course, Don Bernie Ang, the Secretary to the Mayor. Siya ang, ano, ang talagang advisor ng grupo, tsaka si Mayor Isko, since 1988. That long. Rest assured na MACRA is a group of reporters from Trimedia covering the Manila City Hall beat. We're from the mainstream media. It's a Trimedia organization. We just would like to assure all the officials of the city, especially our leaders, that we will be fair in our coverages and we will be good partners for good governance. Thank you. Thank you. In fact, I have not done anything. We have not done anything. We just gave them back what is due to them. Oh, hindi pa ako utaw dito sa City Hall, nandiyan na sila eh. Oh, 88, nakaka-graduate ko lang sa almaryo nun. Sipat nun, medyo matanda na at that time. So anyway, marami salamat. And we're happy, you know. Ito nga mga vloggers eh, tingnan ninyo. Oh, limasin ko sila, welcome sila rito. Kami, pwede nilang mabisto anytime sa kapalpakan namin. Kung kami ba efficient, makikita din nila. Kung kami ba may ginagawa, wala, makikita din nila. O more so, with the professional journalist, we should have a place in this area. Dati namang meron. O, nawala lang. O, dala ng kulay ng politika. They are the victim of the color of politics. Yeah. Which is unfair. Which is unfair. Kaya we just give back what is due to you. Now we would like to welcome sa rating masigasig na sikat na mayor ng Pangasinan, sa probinsya ng Pangasinan, Dagupan City, Brian Lim. Mayor Brian Lim, please. Bigla ho akong ninervyos, hindi ko alam po magsasalita ako ngayong umaga. Una sa lahat, Honorable Mayor Isko Moreno, Vice Mayor Hani Lacuna, Dr. Mayor Galicia of Alcantara, Lublon, Congressman Mike Defensor, and of course, yung pong presidente ng MACRA na nakabalik na po sa City Hall. Congratulations po sa inyo muli. Sa ating pong mga city councilors, department heads, at mga empleyado ng siyudad ng Maynila, magandang umaga po sa inyong lahat. Ang katotohanan po nito, nanirahan po ako dito sa may judge na Tipidad Lopez dati. Nung ako po ay naglo-law school, dito lang po sa may kanto malapit sa Ayala Bridge, nanirahan po ako dyan. Napakalapit po sa inyong City Hall. Pero Mayor, first time ko pong mabisita ang inyong City Hall ngayong umaga. At nagpapasalamat po ako na binigyan niyo kami ng pagkakataon ang mga taga-Dagupan, isang pong maliit na siyudad sa may bandang norte,
na makasama kayo ngayong araw sa inyong flag ceremony. Hinahanap po kami ngayon doon, Yorme. Pero may excuse naman po kami dahil nandito kami. Ang pakay po namin na nandito ay bumisita sa inyo at sana po mapagbigyan nyo kami na gusto namin makipag-sisterhood sa City of Manila sa tulong po ng sakuling panglungsod. Dahil kami po ay naniniwala na importante po na makita namin kung anong ginagawa nyo dito sa Manila at pwede po naming magaya sa siyudad ng Dagupan. Alam nyo po, ang masasabi ko lang sa inyong napakabuting mayor ay ang trabaho ng isang city mayor ay napakahirap. Pareho po ang pinagdaanan natin, Yorme. Nag-consel din po ako, nag-vice mayor din po ako at nakalaban ko yung incumbent mayor at pinalad din po ako tulad ninyo. Kaya alam ko po yung hirap ng trabaho ng isang city mayor. At kung tutuusin po sa mga panahon na kami ay nahihirapan, kami pong mga alkalde, kung minsan titignan na lang po namin ang TV, bubuksan namin ang Facebook at makikita namin na 24 hours at tatrabaho si Yorme at dyan po kami nakakapuha ng lakas at inspirasyon na ipagpatuloy ang tamang laban para sa taong bayan. So kami po ay nasisihan na nandito ngayong umaga at sana po mapagbigyan nyo kami sa aming hiling na sisterhood. Congratulations po sa inyong lahat at isa pong magandang umaga muli. Maraming salamat po. Kaya ako inakit si Ate Honey dahil doon sa request. Ate, well, it's an honor for the people of Manila to be asked, no, by other cities and successful cities like Dagupan City through the leadership of Mayor Brian Lim at sampu ng kanyang mga kasamaang kunsihal at pamalang lungsod ng Dagupan. Kaya sa akin, oh, I'm honored, Mayor. Thank you very much for you know, the intention of making Dagupan City and Manila City a sister city. Tama-tama, nandiyan na si Ate Honey at mga kunsihal. Oh, talagang kayang-kaya po yan. So, thank you sa inyong lahat. At ngayon ay gusto ko lang ipaalam kay Kunsihal Buenaventura. Maraming salamat sa MPD. The one that who are the one who committed or a person of interest or suspect in the arson incident in Tondo. Sumuko na po sa atin noong isang gabi, mga alas dos ng madaling araw. Nadali na. I hope we can give justice to your family and to your constituents also in your district. No? So, yan. At meron pa ako isang gusto sabihin, nakalimutan ko lang. But be that as it may, again, thank you sa inyong lahat. Manatili tayong maging malinis. Yun lang naman ang pakiusap ko, ha? Maglinis tayo, tulungan nyo kami sa paglilinis sa mga manonood, no? Sa buong mundo. Maraming salamat sa pinadadala nyong pera, mga OFW immigrants, sa ating mga kababayan dito sa lungsod. Ako po ay nakikisuyo. Sana, tulungan nyo kami. Gusto natin talaga makabangon muli ang lungsod ng Maynila at maiparamdam natin na ito ay tunay na kapitolyo ng ating bansa. And I hope that someday we live in those words from our ancestors when they say and claim, where Manila goes, the country follows. I did not say that. They said it. So, with those words, it can be a North Star for everyone here in the city government of Manila. So muli po, sana kayo maging malusog. O, ang panawagan ko, ha? O, sa mga nanonood, o, meron pa tayong ilang araw, huwag nyo na hong idulo yung pagbabayad ng business tax. O, sayang yung lugar, no? Ete, huwag na ho kayo pumunta sa last day. O, sayang naman. O, dati 100 square meter lang, ngayon 1,000 square meter. Okay, lang nagsasabay-sabay pa rin. So, as early as possible, we encourage our taxpayers to go to SM, be early, not go on the last day. Huwag natin, baguhin natin yung konting habit na yun. Sayang yung opportunity. And we'll do our best to, yung kung hindi pa ho sasapat yung ating konting innovation ngayon, we'll do our best to make it better because the people of Manila deserve better things
from its city government. So sa inyo po, maging malusog kayo. Papakinggan sana ng Panginoon Diyos yung kahilingan nyo. At sana, sama-sama tayo this year, sa taong etneb-etneb, na maging produktibo ito para sa ating mga kababayan. At in return, hayaan ninyo, magbubuti kami ni Treasurer. Pagbubutihan namin, magiging masinop kami, magiging masikap kami. Hahanapin ko lahat yung tumulong barya, pupulutin ko lahat yun, ilalagay ko sa tamang sisid lang para sa benepisyo ng taong bayan at mga empleyado ng lungsod. Kami ni Vice Mayor at ang mga kusya. Magandang araw po at pagpalay nawa kayo ng akong may kapal. Manila! God first. Thank you. Maraming salamat po, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. At dyan po nagtatapos ang ating programa ngayong umaga. Maraming salamat po sa ating lahat. Let's start the week with positivity. God bless us all. Dali mama, mami, siyot ang po mama.
Pakiano lang po. Ayo.